for all seek their own, not the things which are Jesus Christ. But ye know the proof of him, that as a son with the Father, he hath served with me in the gospel. Him therefore I hope to send presently, so soon as I shall see how it will go with me. But I trust in the Lord that I also myself shall come shortly. Yet I suppose it necessary to send to you Epaphroditus, my brother and companion in labor, and fellow soldier, but your messenger, and he that ministered to my Lord. For he longed after you all and was full of heaviness, because that ye had heard that he had been sick. For indeed he was sick nigh unto death, but God had mercy on him, and not on him only, but on me also, lest I should have sorrow upon sorrow. I sent him therefore the more carefully, that when ye see him again, ye may rejoice, and that I may be the less sorrowful. Receive him therefore in the Lord with all gladness, and hold such in reputation. Because of the word of Christ, he was nigh unto death, not regarding his life, to supply your lack of service toward me. Pero balikan natin po yung verse 16. Sabay-sabay, ready, go. Holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have run not in vain, neither labored in vain. Let's pray, Lord. Salamat sa inyong mga salita again. Ang series, Panginoon, sa buhay ni Paul at kanyang mission, Lord, na ginampanan sa mundo at para sa inyong service, Panginoon. So I pray na sure maging inspiration, Panginoon, makita namin, matutunan namin, dahil na matutunan. So we go along, Panginoon, may isa-isa po itong chapter and verses ng Philippians. I pray kayo pamulalati. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, mga po na po. So, ito yung timing ako na yung sarili ko. So, ngayon ay 8:15, 16. So, mga 9:15. Okay na ba yan? Okay, so, good evening po ulit sa lahat. Ang title po nito is Holding Forth the Word of Life. At pwede mo rin maging ano yan. Nisip ko kanina yung title, subtitle, siguro ano. Like-minded, Bible-minded. Ganun. Ganyan yung tema kasi ngayon eh. And then, pero balikan natin yung last week. Ano yung last week? Anong title? Without Rebuke. Subtitle, napakahaba kaya hindi ko i-attempt na ano. Basahin ko na lang. Sabi dyan, Exaltation of Jesus. Dali, kompleto. Ayan, exaltation of Jesus. Ah, sorry. Both humility and exaltation of Jesus warrants our service and obedience. Okay. Haba. Kasi yung tema po last week, of course, una, pinakita doon, tinuro ni Paul, no? Dahil nga, marami siyang binanggit na dapat natin gawin, mga Kristiyano. Pero, example natin ng Panginoon. So, una, example ng Panginoon, di ba? Parang bida lang sa pelikula, ginaya talaga nila dito eh. Ano lagi yung mga, may mayabang bang mga bida sa pelikula? Meron din, pero yung mga Tony Stark, ganyan, di ba? Pero, kadalasan, kasi nga, talagang ideal yan. Una, humble. Okay, mababa, and then later, dun siya itataas. So, si Jesus yun eh, yung totoo. So, siya ay nagpakababa, siya ay Diyos, nagkatawang tao, sinabi po dyan, isa-isa, no? Nag-aralan natin last week. At napaipot natin mga doktrina po yan, ha? Siya ay Diyos, nagkatawang tao, and then, hindi siya nanatiling ganun. Okay? So, naglingkod lang siya, pero, mandang uli, siya nga ay pinatay, kaya siya ay nabuhay magmuli, and then, at ang magandang point doon last week, yung obedience niya, matindi, na ibig sabihin, hanggang sa kamatayan. So, sana ganun din tayo. Huwag niyong sasudyain, ha. Naalala ko tuloy kasi, nga, nabanggit ko sa inyo, nag-ano ako sa BPI, nag-renew ako kasi na-close, eh. Inoperan ako na, nakuwento ko sa inyo. Parang nakuwento ko nung, ano, eh.
yun, inoperan ako ng insurance. So, syempre, naalala ko na naman yun. Kasi mamaya, nagtatanong ha. Hindi ko alam yung bank account mo, sakali. Sabi ko, huwag mong isipin nyo, wala ang laman yun eh. Sabi ko, magtanong-tanong ka na lang. Wala naman tayong insurance, yan lang, sa company lang. Di ba, bad? Ganun na lang yun eh. Lalakarin nyo na lang yun. Sakali, okay? Kaya nga, ba't tayo napunta doon? Kasi nga, yung insurance, hindi yun. Kaya walang talo yung insurance eh. Ayun, ang Panginoon ay matay pero siya ay bandang uli tinaas. So, masatindi insurance siya, no? Actually, maladaanan din naman natin ngayon yun. Yung ating sa verse 16. Anyway, so siya ay tinaas at wala nang tataas pa sa kanya. Okay? So, alam niyo yung mga katang-isip lang niya na ano ko na naman yun, puro superhero na eh. Pansin niyo ba yun? Kaya ngayon, pag ganyan daw sila. Nakikita ko lang sa feed ko, ha? Kasi nagsasawa, di ba? Lumagalingan na lang kayo, eh. Doon, mayroong Iron Man. Dito naman, may Batman. So, ganyan yan kasi sa market. Pero lahat yun, gaya-gaya lang, kunwari lang. Gusto mo ba yun, kunwari ka lang? Yan. So, yan. Kaya naalala ko na yung Baptist Day. Total Baptist Day naman yan daw. Kasi nagiging gano'n na lang eh. Baligtad. Sa halip na tayo ginagaya nila, tayo gumagaya. So, bakit puro sosyala na dyan? Puro pabonggahan yan. Nagaya nila yan. Hindi sa mga totoong Baptist. Okay? So, kaya pag-aaralan natin yung Baptist Distinctive, hindi lang yun. Pero tapos naman tayo sa church history, no? Sa mga dito na. So, naalala nyo pa yon yung mga Baptist ganun. Lailo lang. Hindi tayo yung makipag ganun sa kanila. Ilan ba sila? Iglesia ni Manalo, ilan ba? Iba, nakikipag ganun nandun eh. Kaya yung mga Baptist, may kanya-kanyang grupo kasi yan. Eh, kesyo itong sinabante yan na parang leader-leader dyan. Payabangan po yan eh. Sinasabi nila at naniniwala na ako ngayon. Dati hindi ako naniniwala, na-observe ko lang. Kasi ang Baptist, independent yan eh. Contento na tayo ng ganun. Gawin lang natin yung dapat natin gawin. Dahil in the first place, nung mga naunang panahon din, ganun lang tayo, ginagawa lang natin yung kalooban ng Diyos. Tuloy-tuloy lang. Salamat at sa Pilipinas, kahit pa nagkaroon ng kalayaan sa US, sa ibang bansa din. Pero ngayon, nawawala po yan. Alam nyo ba yun? Unti-unti, nababaliktad na. So, yung mga, for example, sa US nga, kaya may kalayaan sila doon, sinunod nila yung prinsipyo dito, Bible. Ngayon, nababaliktad na. Eh, kasi pag tinuro mo talaga yung Bible, marami ditong masakit. Kaya katulad sa mga bakla ganyan. Pag tinuro mo talaga, okay? Ngayon, ikaw na yung pagbabawalan. Tapos yung mga minority, yun na yung inaano nila, pero... Anyway, mag-aaralan natin yan. Gusto ko sabihin, wala nang tataas kay Jesus pa. Ginagaya-gaya lang siya ng mga kung sino. Okay? Pero siya talaga wala nang tataas eh. Okay? Kahit nga secular world, hindi naman mga Kristiyano yan, pero alam nila kung gaano ka-significant ang buhay ng Panginoong Jesus. Kaya sinabi naman dyan natin last week, so siya ay tinaas. At napakataas, kaya ito yung ating memory verse niya. Maganda yan. That in the name of Jesus, every knee should bow. Okay, lahat luluhod sa kanya. Confess na siya yung Panginoon. At kaya, ano ngayon? Kung ang Diyos ay nagpababa, siya ay nagtinaas later, siya yung ating example. No? So, kung nag-iisip pa tayo ng... Susunod ba ako? Gaano ba ako maglilingkod sa Diyos? Baka pwedeng ganyan-ganyan na lang. Atin-atin lang. Pero utak ko nasa ibang lugar. Pwede ba yun? Maraming gumagawa nun. Kaya nga, minsan maugulat ka, ilang taon na tong Kristiyano? Baptist pa. Tapos pag tinanong mo, parang wala. Diba? Hindi na-absorb kung ano yung tinuturo. Kasi nga, andyan lang yung utak na iwan sa... cellphone, kung saan man yan.
So yun, so yan last week po ha, ang Panginoon nagpakababa, tinaas, kaya dapat sundin natin siya. Wala na tayo kailangang i-reserve pa. Okay? And then dinaanan natin yung false teaching effort ng Calvinist na ina-adopt ng iba. Yung he that work for it is God which work it in you to do to both to will to bo, nah, work it in you both to will and to do. So sabi ng iba, oh, tingnan mo ang Diyos ang gumagawa sa iyo eh. Pati yung gusto mo siya yung gumagawa sa iyo. Basahin mo yung 12. Okay, inuutusan tayo ng diyan eh. So tayo yung gagawa. So ang Diyos lang ang kumikilos sa atin lalo na kung nagbabasa ka, di ba? Nagpray ka, siya yung gumagawa talaga sa iyo, tinutulungan kanya, hindi siya lahat. Okay? Tapos natin last week, ha? Then, kaya ito na yung mga from 14 onwards, ito yung mga dapat natin gawin ngayon. So, natapos natin without murmurings. Okay, mga bata, madalas ganyan, sabi nyo. Kayo ay, kailangan ko sumunod eh. Kailangan ko lang sumunod, kaya sumusunod ako eh. Hindi maganda. Alamin mo kung bakit ka susunod. Kaya naman kita natin si Jesus, nagpakababa na siya. Ano pang sabihin mong, ano, sabi ko, ako, naaapi naman ako eh. Yung bida nga, oh, aping-api. Aping-api siya. Kaya bandang huli, tinaas ng Diyos. So, ganun din ang prinsipyo sa atin. Kaya, wag kayong, wag na wag. Nasa church, di ako napapansin. Doon ka sa kinabante, mapapansin ka doon. Matututo ka magpapansin. Kasi, ganun eh. Mapapansin tayo sa buong Pilipinas. Sa buong mundo nga, actually. Saan ka nakakita ng may Baptist de, anong bansa meron nun? Ayan, okay, so, kaya title last week, that ye may be blameless, harmless, lahat na, walang masabi sa'yo, wala, hindi ka rin nakaka, alam mo na, harmless, ibig sabihin, hindi ka nakakasakit ng, alam mo na, hindi ka rin kukos ng harm. The sons of God without rebuke, in the midst, pero maganda dito yun, habang nasa gitna ka ng, kung nasan tayo nga ngayon, pwede ka palang maging banal, blameless, harmless, sons of God without rebuke. Okay, pero sinabi dyan, ha, malinaw, andito pa tayo niya, huwag mo imagine, ah, sa langit, pastor, magiging ganyan na ako. Hindi, ngayon na. Amen, lalo mga bata, ang madalas sinisip ng mga bata, ganyan, eh, lahat ng kalamuha, nagmumura eh. Oh, still, so what? You follow God, amen? Ngayon, dito na tayo. Ano, tapusin ko yung ano, ha? Among whom ye shine as lights in the world. So, ganun ka daw, nag-iilaw ka, nagniningning. Ibig sabihin, parang sa Matthew, ano din. Ano ba yun? Matthew 5. Masahin natin, kasi yung mga importanteng ano eh. 17 ba yun? Nasa, 7 ang nasa ano ko eh. Ito, pakibasa nyo mga bata, ha? Ready? Simulan sa 15. Ready, go. Ready, go. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Ah, mga adult, ready, go. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father. Iyon. So, sabi dyan sa 15, di ba? Pag may light ka, hindi yan tinatago. Kaya nga light eh. So, para maliwanagan yung buong kwarto, ilalagay mo sa permanenteng lugar. Okay? So, yung hindi siya matatabunan. So, ganun daw tayo, mga anak ng Diyos. Doon yun nga, naintindihan ko minsan takot tayo kasi nga, ang dami nila, iba yung pananaw nila sa atin. Diba? And that, hayaan mo lang magningning ka, pero obviously, sumusunod ka sa Diyos. Kaya dyan, kaya para daw tayong light na nagningning before men. At yun na yung good works natin at ang Panginoong ang may tataas. Glorify, okay? So, ganun din po dito. Among whom ye shine as lights in the world. Okay? So, ganun po yan. So, kaya mong ano, iba sila sa atin, ang tanungin mo, bakit sila iba sa atin? Amen? At kung sabihin natin ngayon, hindi ka matured pa. Eh, bakit yung iba mature? Ba't yung iba sumusunod sa Diyos? Naitindihan niya, yung kalooban ng Diyos, ginagawa niya. Yan ang tanungin mo. At pwede mo i-adopt yun. Amen? Kahit mga bata. Yan yung mga na-realize ko din nung
So may idea ako dati na katulad yan ng mga Baptiste din. So, ang idea natin madalas is kailangan i-legislate mo yung isang bagay para sundin ng tao. Eh, napag-aaral natin sa church history, di ba? Nangyari ba yon? Nangyari yung kaso, tama ba? Ang ginawa ng Catholic? O sige, huwag niyo yung persecute ng Catholic, lahat na tayo ngayon. Ah, sorry, ng mga Kristiyano. So lahat tayo ngayon, Kristiyano na. Ha? Ganun na eh. Pinilit sila eh. So bandang uli, ano nangyari? So sa halip na mapabuti, lalong sumama. Kasi kunwa-kunwari na lang, karamihan doon, hinalo pa yung mga pagan culture at practices sa Christianity, which is hindi Christianity. Okay? So ganun. So hayaan yung iba sila, siguraduhin mo lang ang Diyos sa sinusunod mo, hayaan mo magningning ka. Hayaan mo sila masilaw. Eh basta iniiwasan ako, ganun talaga yon. The more na nakadiliman sila, ganun silaw na silaw yon, di ba? Imagine mo ikaw, di ba gawin mo, nasa dilim ka, sa biglang lakas ng ilaw. Ganun po yun eh. Hayaan mo lang. So yun, pag-ilawan mo ng pag-ilawan, kahit paano may hiya yan, may pigilan silang, alam mo na. Ganyan po yan kahit saan. Anyway, ito tayo ngayon sa ating, so nakita nyo na, so ang context last week, tinasang Panginoon sa yung dapat ating sundin. Pero hindi natapos doon, sabi dito, dito tayo magtatagal. Kasi ito pong 3 verses na to, ito lang yung pinaka-message dito. Yung 19 onwards, medyo ano na lang, peripheral na lang. About 2 outstanding servants of God, si Timothy and then si Epaphroditus. But anyway, punta natin yan. So ano yung sabihin ng holding? Ano yung holding? Napakadali, no? Hinahawakan. Pero obviously, may ibang ibig yung sabihin dito. Sabi sa dictionary, to have possession or ownership or have at once disposal. Ibig sabihin, sa'yo. Okay? Isa yon. Ang pinaka-payak, syempre, itong plane, itong hawak, hold, di ba? Pero isa sa'yo, ibig sabihin, nasa'yo, ikaw may-ari, at gusto mong, ay kaya mong gawin kung anong gusto mo doon. Kasi sa'yo yun eh. And then, ito medyo iba pero pwede rin. No? Sabi dyan, to have a privilege or position of responsibility. Okay? May sinabing holding your office. Ibig sabihin nun, sa'yo yun. Pwede namang, ito, maganda. To have as a mark of distinction. Tagalog, ano, hindi ko alam. Ibig sabihin ng mark, ibig sabihin, marka, kilala ka, distinction, parang ginagalang ka. Kakaiba to. Okay? Kaya ang example niya dito, holding a record for 100 years. Ibig sabihin, ikaw yung humahawak nun. Sa'yo yun. Okay? So iba, hindi masyadong relevant. So ano yung sabihin naman ng fourth? Fourth. Hindi yan pang-apat, ha? Yung mga ganyan, aralin natin yan. Parang kanina yung sa kanta. Whilst din, ha? Whilst. Whilst. Ano yung fourth? Ha? Ay, iba yung bad. Ano yun? F-O-R-T lang yun. May T-H yan eh. Hold the fourth. Iba yun. Fortification yun. Fourth. Iba yun. Itong fourth na may H. Ito na, sabi dito, onward in time, place, or order. Ulitin ko, ha? Ito na yun eh. Onward in time, place, or order. Kaya pag tinignan mo sa Bible, pag forth, put forth, ano may mga, ano dyan, madalas ganun eh. Kanina lang, inaano ko eh. Bring forth, kasi again, tinignan ko sa Tagalog, hindi ganun eh. Yeah, bring forth grass. Sabi ng Diyos, and let the earth bring forth grass. Ano yung sabihin nun? Amaya. Ayan, puro bring forth, brought forth. Genesis, tingnan natin sa iba namang lugar. Puro bring forth. Went forth. And the sons of Noah that went forth
of the ark. Ano yung fourth? Went, umalis, or pumunta, fourth. Papunta, malapit na, no? Went forth, pero went forth naman, brought forth, kanina, come forth. Ito. So Genesis 15, and behold, the word of the Lord came unto him, saying, this shall not be thine heir. Sino yan? Abraham, di ba? But he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir. So sinasabi, of course, si Isaac. So hindi yung si Eleazar na kanyang, kasi yun ang pinagkakatiwalaan niya, sino magmamana nito? Sabi ng Diyos, hindi yan. Talagang manggagaling sa'yo. Kaya anong sabihin ng shall come forth? Kasi come, tapos forth. Ayan, sabi ko na nga, sabi kanina sa dictionary, onward in time, place, or order. So, hindi lang comfort, pwedeng place, pwedeng time. So, ang pinaka, ano niya, synonym niya, forward. Okay? Forward. Or nauna, in place, pwedeng sa lugar, pwedeng sa oras. Okay? Isa pa, ano mga sample natin? Puro Genesis, ito tayo sa bandang... And Moses stretched forth his rod. Ha? Hindi ganun. Hindi ganun. In-stretch eh. Forth. Brought forth, carry forth. Ganyan po yun. So basta either nasa unahan mo or nauna in play and time. Yan. Kaya balik na tayo dito. So ano sabi ngayon ng holding forth the word of life? Obviously, yung word of life is the Bible. Ano yung sabihin na yung hold word? Ulitin ko po ha, para makuha natin yung buong context. Sinabi niya, ito yung mga dapat niyong gawin kasi ang Panginoon, siya yung example natin, nagpakababa siya, later itinaas siya ng Diyos. Kaya sabi dito sa... Ito na, yung mga ginagawa niya dito, dapat natin gawin, I mean... Okay, sumunod kayo. Okay, kahit wala ako, sumunod kayo. Gawin niyo yung dapat niyo gawin. Sabi niya, work out your own salvation. Okay, hindi parang maligtas ha, hindi work for. Work out. So, dapat, dahil ligtas ka, ano bang ginagawa ng anak ng Diyos? Yun ang gawin mo. Hindi yung kakaiba. Hindi yung taliwas. So, mga gandang gawain po to. And then, yan na, do all things without murmuring, disputing. Ibig sabihin, hindi ka na sumusunod. Talagang masaya ka habang sumusunod ka. Pati yung attitude mo about ministry and the work, maganda. So, nabanggit ko na rin lang. Again, yan ang mga minsan nakapansin ko rin sa iba. No? So, naiintindihan ko, salamat. Iba sa iyo, sumusunod. Pero, pag hindi nga, no, yung attitude hindi maayos, makikita mo, sumusunod, nagdadabog. O kaya, sabi na lang, naglilinis ka, nalinis ka na yung kalahati. Ayoko na mo. Diba kasi may ano eh, may nag-withhold sa paglilingkod mo ng maayos. Amen? Lalo na ngayon, soul winning. Una, maganda, magayos. Tapos maya-maya, may oras pa, ayaw na. Ayaw na maghanap. Ayun, naano na ako eh. Na-reject ako isang beses eh. Tuloy lang. Amen? Next week ulit. Ganun po. So, iwasan natin yung kasi ginagawa mo nga yung maganda, yung attitude mo, hindi na maganda. So, pangit. Okay? So, again, parang ano to eh, maganda yung exhortation niya dito kung paano tayo maglilingkod. Kaya nga, last week, be blameless, harmless, without rebuke. Ang ganda. Pastor, may ganyan bang tao? Perfecto na yan, ha? Perfecto ba yun? In a way, pero hindi sinless perfect. Ay, walang ganun eh. Pero still, kumpara mo sa iba, yes, yun na nga ibig sabihin ng blameless eh. Kasi ba? Yun na nga ibig sabihin ng perfect. Matured. Ngayon, paano nga mangyayari yun? At paano mo gagawin yun? Kaya tama yung Baptist Day na naman. So, kasi, ando yung makikita mo, yun yung photo na nakikita ko eh. So, ako yung, in a way, parang natutuwa kahit paano, di ba? Nakakilala ng iba kasi kahit nag soul winning tayo. Alam niyo ba yung Baptist? Hindi po eh. Isip-isip ko lang, okay lang. Okay lang. Hindi naman tayo yung tipo. Ngayon, makikilala tayo. Sana, makilala tayo ng maayos. Ano ang problema dyan eh.
Diyan na talaga na, ay, mga galing pa yung mga baptist, mayayaman pala yan. Hindi, pag may nakita ang baptist na hindi, hindi, paano na? Diba? Kaya, paano tayo ngayon maglilingkod sa Diyos? Sinabi dito yung magagandang bagay, binigyan tayo ng overview, blameless, harmless, without, wala akong masabi dyan. Pero paano mangyayari yun? Lagi lang sinasabi sa inyo, yung gawain ng Diyos, ginagaya ng iba, di ba? Pansin nyo na yan, hindi nyo na maalis sa inyo. Nakikita, eh, meron din kami Bible eh. Eh, meron din kami pastor eh. Eh, meron. So ngayon, litong-lito ka na. May hindi sila pwedeng gayahin, hindi nila kaya. So sa mga structure ng church, halos lahat, ginayin na rin nila. May Bible din sila, sabihin nila, kahit yung Calvinist. The Bible, yung friend ko na, hindi ko lang ina-unfriend kasi bata pa, baka may influence pa natin. Ito, Calvinist talaga eh. Panay ganun ang ano, Bible din, maganda rin, yung iba. Pero ang pumapasok kasi nga yung Calvinist na mali. So nautuwa ka na rin, at least may maganda mga quote eh, about the Bible and the Bible. Problema, ginaya mo lang yung, ito yung masama, ito yung medium, ito yung mabuti, ba't di yung paisagad? Tama? Ganun din kayo ha. Iba sa inyo kasi, alam ko, yung mga bata may idea ng ganun. Lalo na kunwari, ay si Brad, ganyan na yan, di ko na maaabot yan. Siya na yun, ako, dito lang ako. Di ba? Kahit sa damit po ha, minsan dyan, nagkakaalaman sa damit. Yung iba, ayaw, ganda nung business, Brad, nung ano eh. Sana laging ganun eh. Sinabihan din ako yung pasto ng ganun eh. Kasi nga sa church, wala na tayo ibang popormahan dito, ito na yung pinaka eh. Eh, pag sa labas nga ako, di na pumapuha sa mall, may poma ka ba doon? Dito na yung pinaka. Amen? Sumahal ko sa mga kapatid, especially sa Panginoon. Amen? Nabanggit ko yung kasi minsan, sa damit pa lang makikita mo na eh. Yung attitude natin minsan. Ibig sabihin, ayaw mo ibigay yung best mo ngayon kung wala talaga. Walang pipili sa'yo. Ang mahirap, meron ka naman. Pwede ka naman maligo talaga. Hindi na, saka na. Sino makakamoy sa atin? Si kapatid lang naman eh. Amoy lang. Sino makakamoy sa akin? Hindi, bigay mo na yung best mo. Amen? Mga simple pa lang po yan. Alala kayo. Diyan, kaya diyan tayo nagsisimula. Pero ito na. Paano nga maging blameless, harmless, sons of God? Alam niyo, tingin pala sa atin ibang tao, yes, mag-mock na sila mag-mock dyan, pero hindi nila mapasinungalingan yan. Pag alam nila yung ginagawa mo sa buhay mo, sa oras mo, sa pera mo. Matulad nga yan, yung ganda talaga ng timing nung isa eh. Baptist day pa lang yan, ba't din tayo mag-soul winning? Ganda. Kasi nangyayari po talaga yun. Yung iba naman, ginagawa din nyo once a year. Ganda, di ba? At least, sa atin, natawa na natin kasi nga, di ba? Hello? Duh. Yun ang gawain natin eh. So, paano nga natin magagawa yun? Yung tingin pa lang sa'yo, hindi ka pwedeng sabihin nga, wala lang yan. Alam na nila, ano mo ginagawa niya sa pera niyan? Ha, meron pala, malaki pala sweldo niya, pero anong ginagawa niya doon? Ako, gadamit ako ng ganito, pero kunwari lang ito, kala mo. Cellphone ko, utang naman. Pero maganda. Anong ginagawa niya sa oras niya? Sino yung mga kaibigan niya? Sino yung sinasabihan niya ng maayos, nagkakatiwalaan, sabihin ino-honor, ganyan. Kasi kahit si tayo, may hero po tayo, men. Kaya dyan ako natawa yung aking classmate, parang katrabaho nun eh. Sabi ko lang, may ginagalang ka bang tao? Sabi niya, wala nga eh. Hindi ko na lang nag-deep, pero alam ko na yun. So, hindi wala siya matingala, siguro kahit saan, alam niya, loko-loko din to, naglolokohan lang sila eh. Yung panahon na yun, nakita ko, salamat kahit paano, may pastor ako pwede ko sabihin. At hindi, ano, kasi alam ko yun eh. Nakumpara ko yung buhay niya. Hindi siya perfecto, pero, I mean, hindi siya yung tipong katulad na iba na wala lang, walang kwenta. Ikaw mismo, hindi mo, ano, talagang gagalangin mo. Amen? So, pwede po tayo maging ganyan. Pero paano nga? Ito din po yung papasok po yung 16 yung sabi ito, holding forth the word of life. So, alam nyo, ano yung hold? Una, parang idea niya, parang hinahawakan mo, pinapanatili mo, sa'yo yan. Gagamitin mo yan sa tamang panahon. Importante sa'yo yan. Kaya binabasa mo yan.
Amen, hindi mo yung pinapabayaan. Pag nabasa mo dyan, doon ka maniniwala. Natindihan niyo ba? So, yun ang ganun eh. Kaya ka magmamature kasi dito ka natuto, dito ka sumusunod. Again, yung iba, hindi mo lubusang naintindihan, naunawaan. Pero still, yung mga naunawaan mo, sinusunod mo. Okay? At, okay, alam na natin kasi yung Baptist time, medyo iba yung standard na natin. Eh, paano pag ganito? May mali ka daw. May pumuna sa'yo. Anong gagawin mo? Okay? Yan. Example natin yung Baptist, saka na yung mga kulto yun eh. Para maging mataas yung standard natin. Kunwari na lang, ano ba yung mga within the Baptist circle ay malay ko na sinasabi siya kasi nga, yun eh. Sabi kasi nung Catholic ako, alam ko, hindi ko kayang aralin lahat ng bagay. Paano ko masasabi yung Catholic is? Hindi totoo. So, nag-focus ako sa mga controversial items. Okay? Yung mga laging pinuput forth, yan. Put forth ng mga ba't yung ano mo pinupuna sa Catholic? Si Mary, Rosary, siyempre idol, yan yun eh. At ibang bagay pa. So doon ako nag-focus, di, siyempre Catholic ako nun eh. So, ay, talagang mali. Okay, ganun din ngayon sa Baptist ngayon. So within churches, Baptist churches, paano mo malalaman at hindi mo kailangang aralin lahat? Kasi wala ka nang masyadong time eh, no? So yung mga controversial items. Okay, for example, sa panahon natin ngayon, okay? Ano yun? Yung pananaw sa mga bading. Isa yan. Yung pray, medyo din. Kasi obviously, either pray lang o post, ganun lang yun eh. Kasi hindi pa alam. Para magtataka ka naman nun. Ngayon ano pa? So yan. So pag yun pa lang sinusulong mo, yun, dando na sa pagkakamali. Paano magmali ka talaga? Pero tama naman ang attitude mo sa Diyos at saka salita ng Diyos. Pag pinoint out sa'yo, dapat mabilis ka magbago kasi hindi ganun kabalis. Obviously, titignan mo muna. So, ganun po. Kung ito ang pinahold forth mo, ito yung nangunguna sa buhay mo, salita ng Diyos, at hindi lang sabi nga dyan, word of life. So, obviously, may reference siya na ito pa lang, salita ng Diyos, ito yung maglilid sa buhay mo talaga. Kasi sa buong buhay mo. Ano significant sa buhay mo? Okay? Huwa ba? So, ito lagi yung itaas mo sa buhay mo. Amen? Kaya nga, pinataas lagi ng mga preacher yan. Para magkaroon kayo ng idea. Kahit yung mga bata. Hindi mo yan, pinapabayaan. Okay, ito, napabayaan lang yung ano. Yung ano lang naman yan eh. Yung physical, ano. Pero binabasa ko yan. Amen? Ganun din dapat kayo. At pag kinorek kayo, sabi yung, hindi, ito rin napaniwalaan ko. Alam ko, yung mga bakla, ipag-asa pa yan eh. Bakit ba? Eh, sabi nung kanta eh. Yung sabi nung ano eh, yung company namin eh. Sabi sa Bible, wala na. Ang gagawin mo? Kung ito ang ino-hold forth mo, ito yung nangunguna sa'yo. Tingnan ko nga sa Tagalog. Yeah, mali eh. No? Kung na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan. Kabuhayan? Pero pwede rin yung holding for si Ben na pinapangunahan mo. Okay, ito yung nangunguna sa'yo. Pero mas marami pang applicable sa holding for. Ibig sabihin, nabanggit ko kanina, sa'yo yan, pinanghahawakan mo, hinahawakan mo talaga, ginagamit mo. So dapat ganun, para maging posible sa'yo, yung sinasabi kanina, blameless without rebuke. Salita ng Diyos. Amen? Kaya magsasawa, pag nagsawa na kayo, ito lang yung nasabi ko sa iyo. Pag nag-asawa ka sa salita ng Diyos, ano yun? Paano yun? Ha? Something's wrong with you. Something's wrong with you. Ibig sabihin, may problema ka, may kasalanan ka. Kasi the more, sabi nga nung kataga, no? The Bible will, ito yung kasalanan, ilalayo ka ng Bible sa kasalanan. Okay? Yung kasalanan, ilalayo ka sa Bible. Hindi ko malala yung kataga eh. Pero yun ang totoo. Amen? Pag tinatamad ka dito, something's wrong. May umaagaw sa attention mo. Hindi ko maintindihan eh. Kaya nga basahin mo para ma-familiarize ka, sa papaliwanag pa dito. O ano, hindi ko naman minamadali eh. Amen? Araw-araw, bigyan mo ng panahon. Di ba po tayo tapos? Okay? So ngayon, aga pa.
So, dapat parte na ng buhay natin yan. So, anong epekto daw nun ngayon? Dahil si Paul, preacher to eh. Kaya sabi niya, pag ito ay nauuna sa buhay niyo, again, gagawa ka ng mabuti, blameless ka, harmless ka, without TV, wala akong masabi sa iyo. Ang mangyayari ngayon, yung mga lingkod ng Diyos, ano? Una, sila yung naging ganun eh, di ba? Sila yung nanguna, sila yung naging banal muna, at talagang pinaglaban salita ng Diyos, yung gospel, gawain ng Diyos, sila yun eh. So therefore, okay, ano mangyayari sa akin niya pag sumunod kayo salita ng Diyos? Siya ay matutuwa. Amen? At hindi lang yun, sabi niya, in the day of Christ, may reference po yan in the end times. So, ibig sabihin nito, so obviously, minsan nagsasaya tayo, minsan may kainan tayo, whatever. Masaya yun, pero ang pinakamasayang araw, no, lalo pag ito, no, persecute kayo, ano yung talagang tinatanong mo in the future sa buhay mo? Di ba yung darating yung panahon na doon yung victory at darating yun pag dumating na si Jesus? Kasi sa ngayon talaga ang daming katisyotan, sabi mo, parang wala tayong pag-asa. Araw-araw na lang, ganito. Di ba? Eh, basta, baptist din ang ayaw mo pa. At least, baptist. Kung walang, kung hindi lang yun sa ano, okay na rin sana eh. Pero hindi nga natin kailangan yun. Yun ang sistema doon eh. So kaya si Paul hindi nagsaya. Hindi siya nagsaya dahil ano, mayaman sila. Hindi siya nagsaya dahil sikat sila. Masaya si Paul, parang yung preaching natin nung isang kung ilang linggo na yon. Hindi, doon pala yun sa JJX. Masaya ang lingkod ng Diyos pag yung kanyang mga anak ay lumalakad sa katotohanan. Ganun din to. Okay? Magiging masaya yung lingkod ng Diyos. At sabi dyan, that I have not run in vain, neither labored in vain. Pag sinabi lang, in vain, walang kabuluhan, sabi sa Tagalog, or baliwala. Okay? Parang yan na naman, parang ganyan. Di gumastos. Sorry, puro baptist din. Nasa utak ko talaga ngayon. Eh. Di gumastos nga, di ba? Gastos! Meron pa sila sa dyaryo. Okay? Pinakita pa nung ano talaga. Eh. Wow, sigat na tayo. Parang ganun gusto sabihin eh. Siyempre, mukha ni Avante yan doon. Diba? Ganun ba tayo? Doon ba tayo masisiyahan? At pag sabi natin gumasto sila dyan ng milyones, okay, ano na-accomplish nila? Nakilala tayo sa so what? Para alam yung mga Katoliko, oy, Baptist, bukas nakalimutan na yun. Yung mga iglesia, nag-iisip yun, ah, kailangan mag-iglesia day din tayo. Oo, oh, palagay nyo ba, papatalo yan? Oh, sino pa? So, hindi maganda yung sinimula. Anyway, ang iniisip ni Paul dito, gusto ko, ito ang tinataas nyo sa buhay nyo, salita ng Diyos, para maging masaya ako, pagdating ng Panginoon, at, alam niya kasi, pag dito ka nagsimula, ganito yan, ha? Yung iba, may mga kinakilala akong ano din, mga pastor din na mga kwento-kwento niya kasi. Sino ba yung pinagtatrabaho, ano yung tinatrabaho natin dito? Ako, for example. Anong gusto kong ma-accomplish? Yung iba kasi puro ang nasa bibig, puro building eh. Kaya pag nagtanong ka minsan, ganun ang nasabihin mo talaga eh. Para dumami tayo. Eh, mga totoong lingkod ng Diyos, ano yung tinatrabaho natin? Ba't sigaw-sigaw, aral, disciple, ano? Kaalaman. Tama. Kanino? So, kanino? Okay, kayo na mismo yung produkto. Kayo mismo yung, kaya malungkot ako. Kunwari, si Esi, nakaisip ng ano, kunwari, yung maman lang, nawala na sa church. Yung mga kwento lagi ng mga pastor. Na nakakalungkot naman talaga. Kasi sinasabi dito ni Paul ngayon, paano nga yan hindi mawawala? Hindi lang mawala. Paano yung gagamit, hindi masasayang? Paano gagamitin ng Diyos yan? Again, ito. Kung dito talaga natanim yan, hindi yan madaling matangay ng kalaban. Amen? For example, natuto nga ng Bible, magaling magsalita, magaling mag-leader. Napunta naman sa iglesia, for example. Kasi magagamit mo pa lahat yun dun eh. Tama? Lahat yung magagamit mo, yung leadership, yung pera mo, dadala mo yan kahit saan. Pero yung salita ng Diyos, saan ka dadalin ito? Sa tamang kalooban ng Diyos.
Hindi ko kasi sinasabing baptist, kaya nga tinitira natin yung baptist, napansin nyo ba? Kasi hindi tayo dito, grupo-grupo, bang nabilong ka na doon, yun na yun. Wala nang ibang pupuntahan pa. Hindi rin. Sabi kasi, pag naging watered down na to, church na to, malis na kayo. Kung may malipatan kayong ano, ha? Sa case naman kasi iba, wala talaga malipatan. Kilala tayong ganun sa ibang bansa, wala eh. Kaya ang ano natin sa mga yung sakali, pagtsaga mo na yung watered. Wala eh, kaysa naman di ka mag-church. Okay? Ano siya sabi ko ha? Pero kung sakali lang, na may better na church dito, tapos ibasto, wala nang sina, wala nang inisip, kundi building, ganun-ganun na lang, at sosyalan, pabonggahan, puro programa, puro pasikat, di ka nalalago doon. Atain ka na nun, pababa, spiritually. Amen? Kasi sabi niya dito, masaya ako pag ito ang alam nyo, binabasa, binapractice, at hindi baliwala. Yung sabi niya, hindi baliwala yan. Natuto yan, nag-memorize yan, i-apply niya pa. Yan, mga, lalo mga bata, minsan isa-isa dalawang salita lang, eh, malaman nyo lang yung sabihin ng hold, forth, whiles. Yan, nag-uumpisa yan eh. Kasi iba, hanggang ngayon, di pa rin alam eh. O, pag puro pakinig naman ng preaching naman, di ka naman nagbabasa, di mo inaintindi. Kaya nga yung, yun, ano yun, binara ko na naman, sabi, we are proud to be Baptist! Baliktad eh. Magpasalamat ka na lang. E style yan ng mga ano eh, ng salibutan. Yung isang, I'm proud, di ba? Parang mga gay. Alam nilang, hindi gay, sorry. Sodomites. Di ba yun ang pang ano nila? Bakit? Kasi alam nila, pag ginanong ka nila, I'm proud. Ay, proud daw siya. Ay, hindi na ako, ano, di ba? Ay, proud daw siya. Ibig sabihin, hindi na ako makakapasok dito. Style lang yan eh. At hindi niya ba? Kaya tayo hindi ganun. Kung gusto mong maakay yung mga tao, una maligtas, soul winning una. Okay, alamin mo kung paano sila sisyaran, paano sila maliligtas. Sharan mo. Accurate. Okay, and then, yun na, mag-provide tayo para sa kanila na pupuntahan nila. Siyempre, maayos na church. Hindi yung church natin, puro kanal tayo, pero soul winner tayo. Saan mo sila dalhin dito? Anong mangyayari sa kanila doon? Hindi mo naman tinuro dito yung mga dapat nila malaman. Ganun din. Puro pasosyal din. Puro pera din nasa utak. Ano yan? Hindi nyo ba yun? Kaya yun, pag dito tayo sumunod, una, masasasaya yung mga tunay na lingkod ng Diyos. At yun naman talaga dapat. At sigurado tayo, walang sayang. Yan yung sabihin ng run in vain, labored in vain. Okay, hindi sayang. Kahit gastos tayo dito, kahit maggastos, kahit magpagal tayo, papagod tayo, preach rin. Okay, iba, hindi na nga sumisigo sa pulpit. Kasi puro pakit pa, pupogi na lang. At iba ginagamit nila sa tao. Hindi salita ng Diyos. Ginagamit nila, oh, galangin natin yan kasi ganyan yan eh. Nakita ko ba naman, di ba? Nakita ko ba yung sabi niya kanina, kwento niya kanina, di ba? Yung 50,000, ginaganon lang, tinatapon lang niya. Ganun. Yung mga ganun kwento po. Kahit minsan mga pastor. Ganun ba? Gusto niyo lumago kayo doon? Gusto niyo ba ganun? Hindi. So, dito tayo lagi. Amen? Kaya sabi sa inyo, pag may tanong kayo, aral tayo, tanong, puro Bible tayo dito. So, dito tayo magtatagal lang, oh. 17 and 18 din, mabilis na yung iba. Kaya sabi niyan, yay! Ito na yung mabigat, eh. So, una, maglingkod tayo sa Diyos, hanggang maging wala, halos wala nang masabi sa atin. Ito, mangunguna sa atin, salita ng Diyos. Eh, paano, pastor, pag puro ka salita ng Diyos, eh, kung patayin ka naman, wala ka na. Hindi, kahit na! Ano sinasabi ni Paul dito? Yay, and if I be offered upon the sacrifice and service of your faith, I joy and rejoice with you all. Anong isasakripisyo ko? Buhay? Pera? Pagod? Kahihiyan? Wala yan. For the same cause, also do ye joy and rejoice with me. Yan. So, parang sinasabi niya ngayon dito na, actually, kaya masaya ang church eh.
Masaya ang church habang ginagawa nila yung kalooban ng Diyos. Tandaan nyo po yan. Pag medyo na ganyan na tayo, ikaw mismo, alam mo yung marami, bumabanat sa'yo. Basta may sabi sa atin, dapat daw walang ganyan na. Ano man yan. Eh, baptist day na, samay mo na rin doon yun. Ano pa? Hindi tayo nag-soul winning. Kahit pa ang ganda ng kantahan nyo dyan, masaya ka ba talaga? Masaya ka ba pag ganon? Hindi lang dahil may nagsasabing ganon, kasi kahit walang magsabi, di mas malala. Eh kaso may naririnig ka pang ganon. Okay? Ano pa? Ay, basta parang mali daw yung tinuturo sa atin eh. Magiging masaya ka ba doon? Hindi kompleto, di ba? Magiging masaya kung sigurado kang ginagampanan mo yung kalooban ng Diyos. Especially nakalayan sa Bible. Okay? So, tapusin na natin. So, mayroon tayong dalawang example dito. Yung dalawang tao dito na sila yung parang nag-exemplify ng mga pinag-aaralan natin ngayon. Amen? So, sinabi lang niya dyan, again, totoong letter po kasi ito, kaya nabanggit lang niya, but I trust in the Lord Jesus to send Timotheus shortly unto you that I also may be of good comfort when I know your state. So, sinabi lang niya, napadala ko dyan si Timothy para malaman ko kasi wala pang Skype dati, wala pang Facebook. At ako, kamusta kaya sila dun? Eh, walang ganap eh. So, ginawa niya, gusto niyang malaman. Parang kayo minsan, tinatanong kayo din pag wala kayo. Kamusta si Kenneth? Wala na naman. Okay naman po siya, medyo ano lang, hindi pinayagan. Ano naman yan, di ba? Gusto natin malaman, lalo pag malayo. Ngayon, kamusta na kaya si Tricia? Hindi na umatin, hindi ko alam bakit. Okay, may pinagdadaanan na yun natin. So, nag-aalala ka, di ba? Gusto mong malaman. So, ganun si Paul ngayon. Sabi, kilala niya yung mga taga-Pilipay. Isusugo ko yung, sinong susugo ko dyan? Hindi basta-basta. Naalala niyo sa Acts naman kay Peter, di ba? Yung mga kasama Peter, hindi din basta-basta eh. Pero dito, ang sined niya, si Timothy. Shortly, sabihin, malapit na. That I also may be of good comfort when I know your state. So gusto niyang malaman kung ano nangyari doon. Okay? Ito yung maganda. Bakit daw si Timothy? Kasi, may basa niyo nga. Ready, go. I have no man like-minded who will naturally care for your soul. Ganda, di ba? Ganito daw yan. Bakit si Timothy? Kasi hindi siya basta-basta. Una, siya ay like-minded. Ibig sabihin, kung anong iniisip ni Paul, yun din ang gusto niya. Kung iniisip ni Paul, salita ng Diyos, ganun din siya. Kung iniisip ni Paul na iwas tayo sa kasalanan at sa false doctrine, ganun din si Timothy. Ano pa? Gusto niya ano iniisip ni Paul, ganun din daw siya. Yun ang isipin ng like-minded. Okay? Kaya nga nauuso tong term na to sa within the Baptist nga rin. Kasi nga may mga taong yung Baptist naging denomination na. Maniwala kayo sa hindi. Yun ang totoo ngayon. Kailangan nating tanggapin yun. Dahil salamat din sa Panginoon, ginamit yung Baptist. Pero, laging ganun ang kwento niyan eh. Pag yumayama, dumadami, magko-compromise yan. Kasi, pag meron nasa top, siya rin ginagaya, meron mga kapangyarihan, kung ano sabihin, kahit wala sa Bible. Kaya katuloy na Bante, nagpauso po yan ang sarili ng doktrina. So, alam mo na agad. Amen? Kaya hindi tayo nag-follow dyan. So, ganun po ang throughout history. Nasa na pala yung libro, Bad? Nasa nga na? Anong page ka na? Ano mo lang, bigyan mo ng panahon para mapahiram natin sa iba. Anyway, ganun po yun, di ba? Sabi doon, una sa Amerika, nagkaroon ng American Baptist. Napakaganda samaan. Tutulungan sila, Baptist. Yumaman, yung mga ano doon, compromise. Kaya humiwalay yung Southern Baptist. Yan ang kwento niyan. Southern Baptist, yumama na rin ngayon, ganun din, compromise din. Kaya nagkaroon ng Bible Baptist. Baptist Bible, ganyan po ang kwento niyan. Ngayon, ganun na rin, ganun talaga. Kaya ngayon, meron na naman, sabi ni Pastor Tom, meron ng Global Baptist Fellowship, parang ganun. Okay din, para at least may mga nagtutulungan ganyan-ganyan. Kasi pag may mga, may maraming resources, nakakatulong din. Pero, hindi, ano, so, paano tayo lalago na hindi tayo masaluan yan? Siguraduhin natin yung mga nagkatiwalaan din natin sa ministry, maayos din. Amen? Hindi, basta kasi wala tayong ibang ano eh. Yan na lang, okay na yan. Mag-preach ka na dyan, ha? Bahala ka na dyan. Ganun yan eh. So, kaya ako po, minsan iniisip ko,
Diba sa JJX? Parang hindi tayo mapagod. Sino na lang kaya doon? Bahala na si daddy doon. Kaya si ano? Hindi eh, diba? Tinututukan pa rin natin yun. Kasi kayo din. Kaya sabi ko siya, pag gandong kayo, makinig kayo ha. Basta tumutulong kayo. Kasi series natin doon, iba rin eh. Okay, tsaka yung iba sa inyo. Napansin nyo ba, iba yung takbo ng preaching dito, tsaka doon? Mga sumasama. Kasi nga, iba yung tao doon. So yung mga, especially yung mga sa'yo, mga bago sa'yo, tutok din kayo. Para malaman nyo kung ano yung ina-accomplish natin doon sa mga tao doon. Okay? So ganun po yan. Si Timothy, alam ni Paul, pag sinugo ko yan, parang andyan na rin ako. Ito yung kabaliktaran daw. Kung di nyo naitindihan yung ano kayong nasa isip nun. Kasi sabi niya, for all seek their own. Yung iba, hindi actually lahat yan ha. Yung iba. All others. So si Timothy, like-minded, pero yung iba dyan, ano yung seek their own? Sarili lang nila, iniisip. Ganyan po sa kahit sa mga confess, pag nag-uusap yung mga pastor doon, ako nakaganyan lang ako eh. Inobserve ko lang, kaya hindi ako lang magpapastor ako na. Pero inobserve ko lang, alam mo na. Wala nga pinag-uusapan ito. Ano lang yan ha, sa tatlong category lang yan eh. Hindi, medyo exaggerated. Una, exaggerated ako dito ha, basketball. Ayan. Yung pa-pogi yan, pera, tsaka padami yan, ganun lang yan eh. Kaya gusto ko rin si pastor, ganun siya, ano siya eh. Pag si pastor nasa conference, tahimik lang yun. Kaya natutunan ko yun. Mas maganda pala yun. Dahil hindi mo naman tupa yan eh, conference, di ba? Sari-sari yan eh. Tuto ka sa sarili mong church. Amen? Yan, si Timothy. Kaya ang gandang pangalan po yung Timothy. Pero masyado na overuse. Okay? Kaya sabi dyan, si Timothy, walang utak ni Paul, hindi siya makasarili. Lingkod lang, maglingkod. Yun ang ano eh, ministry, maglingkod. Eh basta, eh, paano yung ano, pera, di ba? Mga buhay tayo, pwede magtabaho ka. Ngayon, alam nyo naman, yung, alam yung mga turo na iba, may tama lagi, di ba? May tama, di may mali. Totoo rin po na nabanggit ko na sa inyo last time para ma ano ba ito, matulungan yung siyempre, yung lingkod ng Diyos, yung pastor. Minsan ano nasa Bible din po yun na ang magpo-provide sa kanya yung tupa. Okay? Ang problema kasi iba, dun inuuna yung ganun eh. Okay? So, tama lang din po yun para makapag-focus sa ministry. Pero ito nga si Timothy, I believe, hindi siya mukhang pera. Amen? Yung sinasabi dito eh. Hindi mga sarili. Kaya dyan mo rin makikita yung mga sarili. Bago pa lang, yun agad ang nasa utak. Amen? Ito na. So, but you know the fruit of him. Ibig sabihin nito, kilala nyo to si Timothy. Hindi nyo kailangan ano to. Hindi kayo mapahiya dito. At even sa early churches, nadaanan na po natin yung ano, sa Philippians, may giving din dito. Tapos tayo sa 1 Corinthians, di ba? 2 Corinthians. Giving yan, meron nyo talaga yan. Ibig sabihin, pag sinugo si Paul sa Timothy, hindi yan ganyan. Okay? Hindi yan sakim. Either may papadala sa kanya o siya yung kukuha. Ganyan po yan. So, but you know the proof of him, ibig sabihin, subok na yan. That as a son with the father, he had served with me in the gospel. So alam niyo na, pag binabasa niyo yung Bible, di ba, kasama niya na yan eh. Si Timothy at tapat talaga. Him therefore, I hope to send presently so soon as I shall see how it will go with me. Well, nagkukwento lang siya dyan, pero yung lesson na naman dito, ano yung lesson? Sabi niya, so gusto niya rin pumunta. E sabi niya, so soon as I shall see how it will go with me. Sa Tagalog po, hindi niya alam mangyayari sa kanya. E tingnan ko muna, gusto ko pumunta dyan, pero hindi ko alam, baka hindi ako makalaya, magulpi na naman ako, or what. Yan ang totoo eh, yan ang buhay minsan ng lingkod ng Diyos, hindi mo alam. Kaya ito, pang ilang beses niya sinabi itong, but I trust in the Lord. Pangalawa, okay? Sinabi rin niya dyan, but I trust in the Lord. To St. Timothy, ganda naman, but I trust in the Lord that I also shall myself shall come shortly. So gusto niya talagang pumunta sa Philippi. Yet I suppose it's necessary to send to you Epaphroditus. So ito yung pangalawang karakter dito na
Again, positive po, no? So una, si Timothy, ano yung mga description sa kanya? Like-minded, obviously, yan dapat na nigayahin. Amen? Kung ano yung inisip ng, salit, ng lingkod ng Diyos, ganun din na rin kayo. Hindi yung tatangent ka pa. Okay? So una, si Timothy, pag dumating siya doon, ma-encourage yung mga lingkod, mga Kristiyano doon. Pero ganun din naman, parang, ewan ko, parang inuuna niya si Epaphroditus. Kasi si, ano, si Timothy, isesend pa lang niya, di ba? Kasi si Epaphroditus, ngayon na. Okay? So, yet I suppose it necessary to send unto you Epaphroditus, my brother and companion in labor and fellow soldier, but your messenger, he and he that ministered to my wants. So, actually, mas matindi itong Epaphroditus eh. Tingnan niyo, ha? So, una, siya ay kapatid. Ba't sila sabing ganun? Ako po ay, mapansin nyo ako, hindi ko basta ba sinasabi ang kahit karino. Minsan, naano rin ako. Nodulas din ako. Pero kasi, nang ginagawang kapatid, ganun, kala mo, kahit sino, kapatid eh. So, si Epaphroditus, kaya binanggit niya, kasi talagang kapatid to. Okay, number one. Number two, companion in labor. Ibig sabihin, dito yung nagtatrabaho na sila, siya, wala lang. Nag-aabang lang ng kainan. Amen? So, nagtatrabaho din. Okay talaga to. Hindi lang yun, fellow soldier. Ibig sabihin, kasi ganito po yan, yung iba pong mga ano din, kahit ngayon, alam nyo, yung mga pastor ngayon, namimili din ng ano yun, ng trabaho, alam nyo ba yun? Nabanggit ko na sa inyo yung isa, di ba? Hindi ko pinangalanan. Kasi mabait din naman yun, kasi namimili. Kasi nga, may ano siya, may option siya eh. So, ayaw niya ng funeral, ayaw niya ng asalan, basta yung mga ano. Pero ano yun, kahit opportunity yun, pero ayaw niya. Kasi nga, may ano siya eh, may ano siyang option. Isa sa mga iniiwasan ng mga pastor ngayon, alam niyo yung ano? Kasi niya, pakinggan niyo, kahit tingnan niyo sa YouTube, ano yung mga tinatopic niya. Okay. Iwas lagi sa ano. Yung nagsabi nga sa akin yun, sabi, ba't yung mga controversial na bagay? Baliktad, sabi nga sa inyo, doon ako natuto eh. At mabilis. Kasi pag yung controversial, ibig sabihin lang controversial, tingnan natin ha. So, wag lagi ha. Wag din lagi. Kaya sabi, ang ibig sabihin lang yan is, yung mga a discussion marked specially by expression of opposing views. Ibig sabihin lang, may nag-oppose. So, magtatanong ka bakit? Tulad na, for example, yung translation issue. Yung iba, iniwasan yan. Iba tayo, lagi nating King James, bakit? Kasi mutante nga siya eh. Pag hindi ka ng King James, naniniwala ka bang inerrant ang Bible? Kung maraming version? Na magkakaiba, sabi na din, konti lang ang pagkakaiba eh, sa palagay mo. Hindi nga, kaya inaaral natin, nakita natin, hindi. So, ginagawa natin ngayon sa mga controversy, inaaral natin tamang position, then puposition tayo sa tama. Yung mga pastor ngayon, alam nila na napapahamak sila or something, iniwasan nila. So, hindi sila pasok dito. Sabi natin, masipag. Hindi ka naman soldier. Alam niyo yung ginagawa ng soldier? Yung paglaban. Punta ka doon. Eh, doon yung laban. Eh, kaya nga soldier. Punta ka doon. Anong gagawin mo doon? Sasalag ka lang. Hindi. Isang kailangan mong ikaw mag-offense. Diba? Ganun po yan. Ganun siya Epaphroditus. Hindi yan messenger lang. Pero sinabi dito, messenger eh. Pero sinasabi nga ni Paul, para lang makilala nila si Epaphroditus. At mamaya makikilala rin natin siya. Brother, companion labor, masipag, fellow soldier, nakipaglaban. Basta ako, gusto ko lang yung ano, yung service, sing-sing lang kay Lord. Maganda naman yun, di ba? Sure. Ako din, ganun eh. Pero pag may kailangang laban, ay laban. Amen? Ngayon, sabi nila, but your messenger and he that ministered to me. Ibig sabihin, hindi nila kilala si Epaphroditus na talagang soldier, laborer, and brother. Sinasabi nila, nakikita niya yan, taga-ano lang yan, taga-lakit, taga-bigay lang ni pastor yan ng ano eh. Bili ka nga ng ano doon. Yan lang yan eh. So, ginagawa ni Paul ngayon,
At tulad sa ginagawa rin natin, at dapat, yung mga, mamaya, sabihin niya dyan, yung mga matapat, anong gagawin natin? Medyo itaas naman natin. Kasi yung nasabi sa Bible eh. Tinataas sa sarili nila, ibababa. Kaya okay yung mga ano ha. Nag-appreciate ang mga to, di ba? Kaya okay naman sila, di ba? Hindi nagyabang masyado. Kasi iba, ganun eh. Maka magkaroon lang opportunity, gayabang na yun. Hindi nila alam. Okay, sino ba ng next? Si Daddy, si Stephen. Itong mga to. So, yan po yan. So, kaya medyo tinataas siya para gayahin. Amen? Yung magandang ginagawa ni Papa Dice. Makikita pa iba. So, again, messenger lang. Hindi lang basta messenger yan. Minister to my wants. Ibig sabihin, yung mga... Alala ko talaga kasi ang dami nag-preach ito. Mali. Alam niyo, ano yung sabihin ng want? Ha? Yan ang term natin ngayon. Okay? Sa Bible, itong time na to, ang ibig sabihin ng want, madalas siya sabi dyan, mga kung ano yung nagkukulang sa'yo. Okay? Tandaan niya. Kasi dahil nag-preach na, naalala ko eh. Kaya daw yung pag tinataas niya yung pastor, o si pastor, bigyan niyo yan. Hindi lang yung ano, yung kailangan niya, dapat yung gusto niya, kahit di niya kailangan. Kasi yun sabi eh, di ba, pag need, yun yung kailangan. Yung want, hindi mo na kailangan. Pero bigay mo pa rin. Kaya daw si pastor daw, laging ganyan. Sablay. Anyway, yung one dyan, yung mga kailangan. Okay. Anyway, ito na. Hanggang matapos po ito, ipapodiros ito eh. So, for he long after you all. So, maganda dito, gusto na niya makita. Okay, kasi baka gusto nila, celebrity, Timothy, yan si Timothy. Dumating si Papodiros. So, pati ikaw. Men, kahit nga sa kanila, ganyan yan eh. Pag pinipili sila mga preacher. Ganyan yan. So anyway, kaya pinakilala ni Paul ito, maayos na likod ng Diyos to. And was full of heaviness because that he had heard that he had been sick. So sobrang sipag ni Epaphroditus, siguro kahit umuulan, kahit bumabagyo, messenger eh. Ayun, nagkasakit kasi gusto niyang gawin yung kalooban ng Diyos. Amen? So ganun po tayo. So sana magkasakit tayo sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Hindi sa pag-iwas sa Diyos. For example, ano bang ginagawa niya ba? Kaya nagkakasakit. Basta hindi mga mag church kasi ano eh. Pagod ako eh. Saan kami nagpunta? Nagbakasyon kami. Wala namang masama, di ba? Kung minsan-minsan, di ba? Eh paano kung nauna yun? Amen? Kaya nag-basketball kami, pastor eh. Ayun, kailan lang ba nag-basketball? At least, andito sila, di ba? Kaya yun, hindi nyo kami inadamay. Balitaan ko na lang. At least, nag-sawining. Amen? So, ganyan po ang mga lingkod ng Diyos. Ang ganda ng patotoo ni Epaphroditus. No? Ang ganda pangalan nito, ang haba lang eh. Epaphroditus. For indeed, he was sick nigh unto death. Ano kaya ginawa nito ni Epaphroditus? Actually, kahit messenger ka lang, hirap niyan. Diba? Sa bagay kata, layo naman ng hala-hala. Sipag... Dad vibe lang tayo dun. Dumisa, mahirap din. Pero imagine mo si Papa, siguro nagkakabayo to or what. Baka naglalakad lang. Muntik mamatay. E sabi dito, but God had mercy on him and not him only, but on me also, lest I should have sorrow upon sorrow. Ibig sabihin, si Paul nag-aalala din. Salamat! Magaling na si Epaphroditus. Kasi, kung namatay talaga siya, bukod sa malungkot yung church, pinakamalungkot, sabi ni Paul, ako. Amen? So, ganun yan, ha? So, ngayon nga, halos wala tayong ano, eh. Dati lang, nung mga nagpapala tong mga to, nag-aalala din ako, eh. Ano, tuwa ako, amen? Gusto yung pala ulit? So, ngayon, wala tayong budget, ha? Totoo lang, eh. Saka, okay na yun. Pero yung ano pala, sa likod nun, nakukain natin yan, ha? Para hindi pinapasok ng tubig. Masalamat dun, amen? Pero, again, mag-iingat kayo, ha? Baka naman naghatid ka. Oy, pastor, ako maghahatid diyan. Hinataw mo naman. Okay, or na-focus ka na sa ibang bagay. Ang trabaho natin diyan mga bata, okay? Kahit dito po. Kunwari, yun yan, napagbigyan kayo ng pastor, ay, preach. Binanata mo naman isa,
alang nilumpo mo naman sa preaching mo. Tama ba yun? So isipin nyo yung mismong, anyway, nalayo ako. Pero minsan sa ministry, minsan, ganun. Amen? So ang meaning ko, hindi nga ako medyo na-experience yan. Kasi nga, alam nyo na nga sa, hindi ako ganasyado. Ano. Kaya ngayon lang mabawi. Anyway, so gusto ko lang sabihin dyan, nag-aalala sa inyo yung lingkod ng Diyos pag kayo ay naglilingkod sa Diyos. Amen? At medyo kayo ay nahihirapan. Hindi kayo nag-iisa. Amen? So alam nyo naman yan, di ba? Nagutom, sino man nagutom dito pagkasama ako? Hindi nga, di ba? Matabang ka kayo eh. I sent him therefore the more carefully that when ye see him again, ye may rejoice and that I may be the less also. So isipin, sinugo lang niya ulit. At pag nakita nyo, ay, magaling na pala si Papaditus. Sino ba kunwaring runner dito namin? Si ngayon, si ano eh, yan, si DM dito sa amin, si Stephen. Diba? May sakit siya nung isang araw eh. Dahil sa sobrang sipag. Ganun ba? Hindi. Tapos na tayo. So, anong gagawin natin kay Papaditus? Pero napansin ko yan, sa iba, ganyan. Kasi nga, yung iba kawawa din, sa totoo lang. Kahit saan po yan, kahit sa trabaho, minsan may mga taong inaapi. Napansin nyo ba yun? Wala nang mga gawin, hindi naman alis yan dito kasi walang ano yan eh. Kawawa. Pero okay lang yun, kung sakaling magkaganong kayo, kaya siguraduhin nyo, sa Diyos kayo naglilingkod. Hindi kung sinong tao, hindi masama ang loob nyo. Kahit paapihin kayo. Amen? Kahit sa Diyos, nangyayari po yun. May mga kilala akong ganun. Talagang, ano siya, despise. Kasi nga, sabi natin, hindi masyadong magaling, pero naglilingkod. So, kung sakaling dumating kayo sa panahon na ganun, hindi kayo nag-iisa. Amen? Nauna na si Epaphroditus sa inyo. Kaya sabi niya, so itinaas na ng konti si Epaphroditus. Sabi niya, receive him therefore in the Lord with all gladness and hold such in reputation. Amen. Ganun dapat yung ating tinutularan at oy si Brad, kahit ano yan, barok yan mag-English, lingkod ng Diyos yan. Dapat ganun. Hindi yung, ito, lingkod talaga ito ng Diyos, kahit kung pumaisir, katulad ni, talagang binanata na si ano eh. Kasi sa totoo lang, yan talaga eh. No? Pero iba sinasabi, godly daw yan, si Abante daw. Godly yan. Yan ang ano. Hindi sabi ako naman, siguro. Hindi ako nag-judge agad, pero so nakikita natin, hindi. Amen? Naka-jag, yun ang ano, sagat siya dyan, jaguar. Siya lang ang pastor na may jaguar daw. Kasi nga, yaman eh. Anyway, itong itaas natin si Epaphroditus. Amen? Because of the work of Christ, inulit lang ulit, he was nigh unto death. Okay, muntikan na siya mamatay. Bakit? Hindi ba siya nag-iingat? Ganun na. Inamali sa kanya, pero, ang sinasabi dito, minsan pag ganun eh, nag-ilingkod ka, lingkod ka lang ng lingkod, ano ba yung ano? Yan nga, salamat ito mga to, walang pahinga na rin, di ba? Mapapabuti naman kayo dyan, pero iba, pahinga ng pahinga eh. So, Epaphroditus, kasi hindi niya na inisip yung sarili niyang buhay. Bakit daw? Ito na yung masakit. Tapos si Paul, talagang ano to eh. Diretso. Bakit si Epaphroditus ay ba't muntik mamatay? Ito yung may-reveal sa atin. Because, to supply your lack of service towards me. Yun pala yun. Kasi alam mo si Paul, paglingkod ka na siya, dahil mong kailangan eh. Siyempre, alam naman, katulad nito, kunwari. Yan, nag-set up tayo ng church doon, dito. Okay? As much as I want, ako yung gagawa lahat para maayos. Okay? Eh, kaso di ko kaya. Di ba? So ngayon, nag-expect ako, at least meron man lang mag linis na iba, okay? Mag-set up dyan, ano man yan. Eh, pag nagkulang tayo ng ganyan, ano mangyayari? Na tayo, 100 tayo, for example. Tapos ang kailangan natin gawin, marami, may goal tayo soul winning ng sa isang 100 tayo sa isang buwan, 1,000. Okay? Kasi yung kalahati sa atin,
hindi marunong, yung kalahati pa ng kalahati, tamad, ano mangyayari sa kalahati ng kalahati? 25 people. Ma-accomplish ba yung goal? Pwede, pwede mo yung pilit, pero ano mangyayari? Mahihirapan ka. Kasi kakayod ka ng mas madami, mas madalas, mas, wala, ang tawag doon, kabayo ka, ano? Tawag doon? Kayod ka. Ano yung tawag siya doon? Talagang, ano ka, kayod ka. Ano pa yung mas extreme na? Kasi ba yung talaga, mahirapan ka, amen? Ganun yung, kaya ganun nangyari kay Papu Daitos, I believe, yung iba dyan, pwede namang ibagawa kay, kung sino man yan, kay Dimas, kay Rain, kay Ezekiel, ano man. Hindi kailangan lagi yung isa, yung dalawang kikilos. Hindi nyo ba yun? For example, tayo, ano na natin kung natin, mag-ayos dito. Sabi nga si Stephen, minsan na, ano na yan, emotional na kasi nga, naghahabol ng lesson. Eh, imagine nyo kung may ibang maglilinis, di ba? Si Stephen, medyo, mare-relax. Amen? Ganun din yun, nagpa-piano. Imagine nyo kung tatlo kayo nagpa-piano, yung isa, oh, pwedeng mag-bakasyon, pwedeng mag-absent, pwedeng magpahinga. Amen? Gitarista, ganun din. Preacher, ganun din. Kung marami tayo, okay, sa case nung ibang mga matinding pastor talaga, yung ibang pastor na ano, nung dating siya pala nag-preach ng medyo controversial, siya yung binabanatan eh. Eh, paano kung marami? O sino babanatan nila? Marami, mahirapan sila. Amen? Naintindihan ba? Hindi yung isa lang, dalawa lang yung babanatan. So, ganun din po yan sa trabaho, mas magaan pag maraming kumikilos. Hindi mamamatay sa hirap yung isa. Yung dalawa. Amen? Sana may natutunan tayo ngayon. Pag nakita nyo na, may kailangan linisin, may kailangan pulutin, alalayan, kasi hindi marunong magbasa, walang Bible. Okay? Amen ba? Again, hindi naman kailangan madalian yan, pero sana naututo tayo. Na again, andyan po lahat sa Bible yun eh. Kaya ang ganda ng Bible, ano to eh? Napansin nyo ba yung letters lang to eh? Hindi to something na... Mga ba yung ating ano? Wala. Hindi to pa, hindi po to inimbento lang. Kung ano yung ginagawa nila, inaral natin, tapos may aral tayong mapupulot. Tapos, ilang minutes ako? 16? Ah, masarap ha. Ako nga. So, sorry po ha. Pasensya na po. Pero, okay lang. Mukhang natulog naman na iba eh. Okay, let's pray. Okay na, maraming salamat sa lesson namin yung gabi. I pray pa nga na matutunan namin. Nakita namin ditong dalawang tao na halimbawa, Timothy and Epaphroditus. Ganun din po, Lord. Yung pauna, Panginoon, doon, kung paano kami maglilikod ng maayos. Ganun pala yun, pwede. Posible po na kami po yung maging blameless, without rebuke. Kami ay sa salita niyo po, Panginoon, mananangan, mag-aaralan, magtitiwala. At ito yung pa-practice namin, Panginoon, even among baptist, Panginoon. Ganun po talaga ang trend, Panginoon, pag mayaman. Minsan ay palagay namin, Panginoon, ay pwede na kami mag-set ng sarili naming rules. Nakita namin sa mga kulto, sana nawa. Karamihan ang baptist, Panginoon, ay natuto, Panginoon, na pakumbaba, tulad ng ginawa nyo. Later, Panginoon, hintayin namin, Panginoon, yung aming sariling time. Kung di yun din sa lupa, Panginoon, sa langit na pong rewarding. So, yun na lang po. At tapat lang kami maglingkod sa inyo. Hintayin ang inyong tamang time para kami paitaas kung sakali. Ganun po, Lord, minsan, yes, sa mga kabataan, mahirap ang salitaan nyo, Panginoon, minsan, but in practice, ito yung makukuha ng bawat isa. At alam nyo po yung mga iba naming pair items, Panginoon, mga gastos din, Panginoon, makasapat yung aming panahon na, na kami makakuha ng mas malaking place, Panginoon, maraming salamat sa mga blessing. Pinaka gusto namin accomplish dito, Lord, Panginoon, na katulad ng sabi din sa inyong salita. Ang aming goal, Panginoon, kami mismo pang church, matuto, mga bata, matanda. Dapat kami maglingkod sa inyo, Panginoon, for the rest of our lives, mag-improve, mag-mature. At ganun din po, Lord, may turo ito sa iba.
Para bandang huli, kayo po yung mataas at maalwalati. So, kailangan po, Lord, kayo mapala, Panginoon, for the rest of the night and the week, Panginoon. Kayo malalati. In Jesus' name we pray. Amen.